Itong vacuum gauge natin, gagamitin natin to para sa adjustment ng ating idle mixture screw. Okay? And then yung ating ito, yung ating tachometer, gagamitin natin para i-adjust yung ating idle base screw or throttle screw. So, ang una nating i-adjust ay itong idle mixture screw. So, ang objective natin dito, i-set natin yung ating carburetor sa mataas na vacuum, hindi na, within dun lang sa green zone, hindi lagpas dun sa green zone. So yun yung ideal, as much as possible dun lang sa range na yan. At sa okay, at 800 RPM. So mataas na vacuum within dun lang sa green na range, and then at 800 RPM, yun yung goal natin. So ang kagandahan kapag meron kang ganitong tools, so regardless kung anong position ng yung current position ng iyong screw, kasi ang pagbabasehan mo eto. So susubukan kong i-adjust. So, subukan kong maging stable yung vacuum niya dito sa higher green zone. Counterclockwise, kalahati lang. Kalahati pa. Titingnan natin kung ano yung high vacuum niya. So kalahati pa, kalahati lang yung ating increment. Counterclockwise to open. Subukan pa natin kalahati. So mapapansin nyo, nagdagdag tayo ng dalawang kalahati, pero yung kanyang needle hindi nag-i-increase, hindi na nagre-react.
Susubukan natin i-close ng kalahati. Count clockwise. So wala pang walang reaction. Kalahati ulit. Walang reaction. Kalahati ulit. Clockwise to, guys. So we are closing. Walang no reaction. Kalahati ulit. Clockwise. Ayun. Medyo nanginig siya, no? Okay, naging wild yung kanyang needle. So ibabalik ko siya ng kalahati. Counterclockwise. Kalahati lang. Ayun. Medyo pumino yung kanyang tunog. And medyo hindi nagiging wild yung kanyang needle. So tingnan ko muna yung ating RPM. Okay, so gusto ko somewhere around 800. So i-adjust natin to. Ayan. I-adjust natin to ng clockwise. Dahan-dahan lang para lang ma-reach yung 800. Clockwise. Dahan-dahan lang. Okay. Dahan-dahan lang. Ayan. Dahan-dahan lang. Clockwise. Ayan, nasa 800 na siya. Okay. Isa pa. Kalahati pa. Ayan. 800 na siya. Mapapansin mo, bumaba yung ating vacuum. Ayan, oh, bumaba yung ating vacuum. So, nag-increase tayo ng RPM using itong screw na to. Then, bumaba yung ating vacuum. Okay? Ngayon, subukan natin to. Kaya subukan natin to itaas. Open, kalahati. Tingnan natin kung tataas pa. Eh, tumataas. Kalahati pa. Adjust pa tayo ng kalahati. Okay.
Kalahati pa. Ayan, pumino yung kanyang vacuum. Pero kung titingnan natin to dito, tumaas naman yung ating RPM. So magbabawas tayo dito sa screw na to. Ibig sabihin, yan talaga yung hanggang dyan lang talaga yung kanyang position for higher vacuum. Ngayon, para so magbabawas tayo ng konti sa dito counterclockwise. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Okay, dahan-dahan lang. Ayan. So, na-hit natin yung target at 800 na hindi bumababa yung ating vacuum. Okay? So, ito yung gusto nating ma-achieve. At 800 RPM sa ganitong vacuum. Thank you guys.